My God, I hate trucks. Build. Animoy isang salita, pero ito lang naman ang isa sa mga flagship program ng Administrasyong Duterte, lalo na sa usapin ng urbanisasyon. Ang programa ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Public Works and Highways, kung saan target nito na makamit ang tinatawag na Golden Age of Infrastructure sa bansa. Matatanda ang inilunsad ito taong 2017 sa pamamagitan ng pagsisimula ng konstruksyon ng malalaking proyekto sa mga kalsada, tulay, highway, railway, urban mass transport, airport, seaport, subway, flood at management facilities at marami pang iba. Naniniwala rin ang pamahalaan na isa ito sa mga susi para muling makabangon ang ekonomiya ng Pilipinas at makapagbigay ng maraming oportunidad sa ating mga kababayan, gaya na lang ng maraming trabaho, mataas na pasahod para sa mga manggagawa at matibay na investment climate para mapanatili ang pag-unlad ng bansa. Kasama rin sa plano ay matugunan ang matagal ng problema sa infrastruktura, kaya't sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan ay nakabuo ang BBB program ng 20,000 mga proyekto na otorisado ng National Economic and Development Authority, ang Department of Public Works and Highways, ang Department of Transportation, at ang Basis Conversion and Development Authority. Nakatuwang ang Department of Budget and Management at Department of Finance. Tinatayang 8.9 trillion pesos ang inilaan na pondo para sa taong 2017 hanggang 2022 na siyang pinakamataas na allocated budget para sa infrastruktura. Upang mapabuti ang urban living, karamihan sa mga BBB projects ay galing sa DOTR na nakatutok sa pagsasaayos ng sistema ng transportasyon at pagkokonekta sa mga syudad at rehiyon sa buong bansa. Tulad na lang ng ginagawang Metro Rail Transit 7 o MRT7 na may 22 kilometrong railway system na magdudugtong sa 14 na istasyon mula North Avenue sa Quezon City hanggang San Juan del Monte sa Bulacan. Isa pang halimbawa ay ang Mega Manila Subway, ang magiging kauna-unahang underground commuting system sa bansa kung saan katuwang ng pamahalaan ang Japan International Cooperation Agency o JICA para sa pagbuo ng proyekto. Ang subway na ito ay layo na makapagbigay serbisyo sa mahigit 370,000 na mga pasahero kada araw sa oras na matapos ito sa taong 2025. Target din ito na kumonekta sa mga major business districts at government centers na nakapalibot sa National Capital Region simula North Caloocan hanggang sa lalawigan ng Cavite. Tulad ng DOTR, ang DPWH ay nagsisikap na mapaganda at mapabuti ang infrastruktura para mapadali ang pagbiyahe sa mga lugar sa bansa. Gaya na lamang ng pagbubukas kamakailan sa mga motorista ang NLEX-SLEX Connector Road Project na nakikitang makakatulong para mabawasan ang traffic congestion sa Kamaynilaan. 20 tulay rin ang naitayo sa mga major waterways sa Metro Manila na siyang mapapagaan rin ang dali ng trapiko sa tinatayang 1.3 million vehicles per day. Kasabay rin ito ay ang ongoing renovation sa iba pang bridges at building road links tulad na lamang ng 5.7 billion project sa Bonifacio Global City at Ortigas Center Link Road na magsisilbing tulay sa mga lungsod ng Pasig at Taguig. Nalalapit na rin ang pagtatapos ng two-lane infrastructure sa isa sa mga major roads sa Maynila, ang EDSA at C5. Kasama rin sa listahan ay ang Estrella-Pantaleon Bridge at Binondo-Intramuros Bridge Project na matatagpuan sa lungsod ng Maynila. Samantala, hindi lang dito nakatuon ang Build Project sa katunayan na pakikipagtulungan ng pribadong sektor kasama ang BCDA ay naging posible ang development ng Fort Bonifacio na kilala ngayon sa tawag na Bonifacio Global City na isa sa mga sentro ng negosyo at residential district. Kasama rin sa minimithi ng BCDA at ng BBB program ay ang maibigay ang mamamayan ang komportableng pamumuhay sa pamamagitan ng proyektong ito.
Nakatutok ngayon sa pagsasaayos ang New Clark City na nakatayo sa government-owned land na Clark Special Economic Zone sa lalawigan ng Tarlac. Nagsimula taong 2016 ang pagpapatayo sa 9,450 hectares land na mga residential at commercial spaces, Philippine School of Sport, Government Center, na siyang magiging opisina rin ng ilang ahensya ng pamahalaan para mabawasan ang congestion sa Kamaynilaan. Sa pamamagitan ng Build, Build, Build program, nakikita natin ang pagsisikap ng Administrasyong Duterte para mas mapaunlad ang bansa. Tanaw at ramdam na rin ang tatak ng pagbabago dahil sa lakas, sipag at pakikipagtulungan ng bawat isang Pilipino. I hate to see this. I do not want it. But the reason why some of the projects, alam mo na ni-delay, hindi isang every big project actually, with all the hula-balo, the celebration, the toast, and after that, at the beginning, itong mga kontraktor na iba, kasi natalo sila, gusto nilang bumawi, hingian pa yung, alam mo, sa totoo lang, kung merong ganun mga kontraktor, sabihin ninyo. Kasi yun ang iunang, sila ang gawain natin ng pundasyon ng unang poste ng anong ginagawa ninyo. Gusto kong sabihin, be puro. Be kung ito yun eh. And I'd like to maybe really thank the Supreme Court. Kasi when I issued the warning against the judges to stop issuing TROs because they are delaying a party to delay sa mga ano, sabi ko, you issue TROs as if it were, you know, mabili mo dyan tingi na sigarilyo. Sabi ko, stop it unless there is really a compelling reason or a graft and corruption involved. Stop it. Do not delay. Do not hinder the progress of this country because maswerte kayo, paalis na ako. Makatikim talaga kayo sa akin ng... Alam mo, mga tao Pilipino, ganun eh. Sabihan mo ng maayos, baliwala. Eh, pag hinarap mo yan, diyan na makasubukan. Kung sino yung tigas, ang gobyerno o kayo. Kung marunong yung isang tao magsakripisyo sa inyo, pasensya kayo. Do not do it. I'm asking it in behalf of the Filipino people. Hindi para sa akin. Matanda na ako. In 3 to 5 years, wala na ako sa mundong to. So, I hope that the next president would be as forceful and resolute not to confront this almost evil practice of people going around the country naghahanap ng mga bidding tapos paghati-hatian lang nila. Kaya ang mga proyekto natin, ang pera ng Pilipino hindi sapat doon sa budgeted sa isang eskwelahan, isang because of corruption. Yan talaga ang totoo. Kaya sabi ko, I'm sad. I told somebody, judge, I'm sad that this budget will be delayed. So hindi na delay. Then I say, I'm also sad na itong pera na ito, mapupunta ito sa corruption, pati dadating itong perang ito doon sa kamay ng mga komunista. Kasi lahat ng mga proyekto, this road is being built by
Mr. So-and-so, hingi yan. And a sad commentary is that lahat sa Pilipinas bumibigay. Lahat, without exception. But it's too late now, I remember you and me. And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right, we were so young.